Magandang araw sa atin mga ka-TH. December 25, 2002, binalikan namin ang dati kong pinapakita sa aking vlog mga ka-TH na heart marker na nakabaliktad. Ayan, mga ka-TH. At medyo masama ang panahon ngayon. Makikita ninyo. Ito yung heart marker na nakabaliktad mga ka-TH. At kinukuna namin ang direksyon ng aking kasama. At dyan, nagsisimula na kaming magtisdig. Sa hindi nakapanood sa video ko na ito, nung unang pagpunta namin dito mga ka-TH, ito yung mga markers na nakaukit sa heart marker na nakabaliktad. Kahit Pasko mga ka-TH ay nandito kami dahil meron kami nakikita na napakagandang area. Sana'y meron kayong makukuha na kaunting aral dito mga ka-TH dahil hinukay talaga namin. Yan. Yan ang bato na hugis puso na nakabaliktad mga ka-TH. Yan, kahit gaano kalakas ang baha, hindi yan kayang anurin. Almost 1 meters or mahigit mga ka-TH. At ang bigat niyan, nasa mga 5,000 kilo or 5 tons. At yan ang area na hinukay namin mga ka-TH. Simula na kaming mag-tisdig ng aking kasama. Yan yung markers ka-TH. Pinaka stone map dito sa area na ito. Ito yung sign na nakaukit mga ka-TH sa pamamagitan ng chinsel arrow. Merong lines dito. Yan. At ito ang sinabi kong directional na I mga ka-TH, letter I, tinuturo ng arrow. At kung tingnan ninyo dito, meron ding arrow na nakaturo doon sa bato na yan, dalawa. Yan ang tinuturo ng countersign na figurized arrow mga ka-TH. Pero ito lang pala ang secret winters. At dyan kami naghukay ngayon ng aking kasama. Yan ang triangle na figurized mga ka-TH na nakaturo dyan sa malapad na bato. Hindi masyadong malalim ito mga ka-TH. Kaya yan ang pinatrabaho namin ngayon. At sana'y meron kayo magkukuha na kaunting aral dito mga ka-TH. Yan. Naka-triangulation ng mga bato at malapad ang nasa gitna. Ito ang area mga ka-TH. At dito sa likod, mayroong kakaiba mga ka-TH. Yan. Mayroong passage canal. Yan. Patungo yan sa ilalim. At mayroong duct dito. Confirmation mga ka-TH na andito sa malapad na bato na ito. Yan. Meron pang mga ugat ng kahoy mga ka-TH. Kaya nahirapan kami. Ito yung arrow mga ka-TH na kung susundan natin dyan sa ikalawang figurized arrow dito na nakaturo doon mga ka-TH,
na meron ding lines. Yan ang kakaiba sa mga markers dito, mga katiets. Sinsel talaga yan, mga katiets. Gawa ng mga Japanese. At meron pang lines dito. Yan ang kakaibang mga markers ng mga Japanese, mga katiets, na pwede tayong linlangin sa pamamagitan ng kanilang mga setup. Pero pwede rin itong pagkukayan, mga katiets. Ito ang ikalawang area. Second option dito. Dahil dito, mga katiets, merong letter D. Diyan. Letter D, mga katiets. Meaning door. Kung wala doon ang deposito sa hinukay ng aking kasama, mga katiets, ito ang second option. Pero akaso nasa tubig, mga katiets, yan ang mga kakaibang gawa ng mga Japanese, mga katiets. Triangulation yan. Hindi yan tinipak, hindi kami ang nagbasag niyan, mga katiets. Door, logical ito, mga katiets, door and triangulation. Pero yun ay triangulation din, yung area na yun. Kaya panoorin nyo ito, mga katiets, para meron kayong makukuha na kaunting aral, mga katiets, dito sa aming hinuhukay. Pero kung meron man kaming makikita dito, mga katiets, sa amin na yun, yung mga markers na pinapakita namin, yun ay gintong aral sa lahat ng kapwa nating katiets na gustong matuto sa treasure hunting. Confirmation, mga katiets, letter D. Letter D markers. Yan. Meron pang ugat ng kahoy. Diyan kami nahirapan, mga katiets. Yan. Lumabas na mga bato. Ito yung malapad. Letter C.
Diyan yung sinabi ko kanina mga ka-TH na may tipak. Letter D, Indonesian with passage. Ito yung bato na binaliktad namin. Yan mga ka-TH. At diyan na kami naghukay. Meron pang isang bato na natira. Kasama sa tatlong bato na binaliktad namin. Yan ang ikatatlo mga ka-TH. Dalawa na ang nakuha namin. Yan na bato at yun. At meron ang lumabas na mga markers mga ka-TH. Yan. Mga patulis. Kapag tama ang dig spot mga ka-TH, ganyan talaga ang makukuha ninyo na mga markers. At ito, bago ko lang napansin mga ka-TH, galing sa heart marker, ngayon ko lang napansin mga ka-TH, nilinisan ko kasi ito, heart pala ito. Yan. Ito, follow up na heart mga ka-TH. Galing doon sa nakabaliktad na heart mga 4 meters. Papunta dito, meron na namang heart mga ka-TH. At ang tulis mga ka-TH, dyan nakaturo. Papunta sa hukay namin. Dyan. Dyan sa hukay namin mga ka-TH. Ganda. Dyan sa testig namin. Yan ang mga bato mga ka-TH na papile. Heart marker. Yan, nakapile ang mga bato. Medyo hindi sumang-ayon sa amin ang araw mga ka-TH. Napakalakas ng ulan. Ulan. Dapat andun kami sa bahay ngayon dahil Pasko ngayon mga ka-TH. Pero andito kami dahil meron kaming nakikita na mga magagandang area. Kapag kami magtatrabaho mga ka-TH, wala kaming pinipili na araw. Yan ang grupo namin. Pero ang iba naming kasamahan ay hindi sumama sa amin ngayon. Kami lang. At ito mga ka-TH, ang panghuling bato na nahukay namin. Diyan ito banda. Diyan, yung panghuli na binaliktad namin. At ito ang naka-engrave sa ilalim na bahagi. Diyan, X. Merong arrow diyan. Naka-point sa ilalim. Tungo. May passage dito mga ka-TH. Papunta dito. Kapag ganyan ang mga markers mga ka-TH, pabalik-balik ang mga markers. Hindi kami ang gumawa niyan mga ka-TH. Sinugasan namin ito. At merong measurement dito. Nasa mga 2 inch. Divert natin sa meters. 2 meters mga ka-TH. Almost 6 feet ang lalim. Merong foot marker dito mga ka-TH na hindi halata. Left foot, kaya end of drill. Ito ang hukay namin. Yan na area. Meron pa dito nakaturo sa ilalim na bahagi. Passageway. Yan mga ka-TH, nakaturo papunta sa ilalim ng bato.
Kaya ito ang tamang dig spot ng area na ito. Dahil ang mga markers, mga ka-TH, mga lines, kaya yan ay pabalik-balik lang yan sa aming hukay. Yes. Ayan mga ka-TH, triangle, pointers, nakaturo patungo sa ilalim. At ito mga ka-TH, after ng ilang oras na pagukay, yan ang bumungad sa amin, yung pabilog na bato na yan. At merong araw dyan sa ibabaw na bahagi, yan, pabilog na bato mga ka-TH. Yan kadalasan dito sa amin ang mga giveaways, mga pabilog na bato. Pero ito ang pinagtaka namin dahil merong pointers dito sa gilid, yan, mga ka-TH. Pointers dito kaganyan. Yan ang nahukay namin mga ka-TH sa ilalim na bahagi. Letter V na binugtungan ng lines patungo dito sa likod ng araw mga ka-TH. Itong araw nakaturo dito sa harapan ng bato. Dito banda mga ka-TH. Mayroon ng tubig. Pero ganyan ang mga hapon mga ka-TH. Magbibigay ito ng sense direction. Kaya mag-ingat kayo sa paghukay dahil paiba-iba ang estilo ng mga hapon. Yan ang nakita namin. Kung anong markers na makikita ninyo sa ibabaw ng lupa, ang hidden trail marker mga ka-TH, makikita mo rin na magkaparehas. Katulad dito, letter V na merong nakadugtong na lines. Ito yung I, kaganyan. Kaya natamaan na namin ang tamang spot mga ka-TH. At ito yun, yan ang change direction. Kaya dyan kami maghukay sa gilid ng bato. Sundan namin ang lines na yan kung saan patungo mga ka-TH. At itong arrow na yan na nakaturo sa bato, yan ay trap mga ka-TH na tinuro dito banda sa harapan. Kapag dyan ka maghukay, sigurado ako na yung bato ay trap. Mahulog yan mga ka-TH kapag dito hukayin. Kaya dyan kami sa likod, dyan banda. Ganyan ka logical ang mga Japanese mga ka-TH. Kaya mag-ingat tayo. Baliktarin natin ang sign na nilagay ng mga hapon. Yan mga ka-TH. Yan ay figurized arrow. At ito ay naka-engrave na arrow mga ka-TH na parang Y kung tingnan. Pero hindi yan Y mga ka-TH. Letter V and outlines. Katulad sa markers dito sa ibabaw. Kaya kapag mahanap mo ang ganyang markers mga ka-TH, tama na ang spot. Ipagpatuloy na lang. Yan. Yan ang area. Kaya magpapatuloy kami mga ka-TH.